Yes guys, pag-uusapan natin ngayon ang service firearms without permit to carry. So, pwede ba itong dalhin kung kapag pwede ba itong dalhin kapag ito ay nasa sasakyan lamang? So, i-review muna natin ngayon, no? So, bago tayo makapag karoon ng firearms at makapag-carry ay kailangan natin ng tatlong permit. Diba? So, L, license to possess of firearms, license of firearms, permit to carry firearms. So, speaking about civilian, no, exclude natin yung tinatawag na mga police or AFP. Kasi sila may mga matik yun, may permit. So, ngayon, tanong, allowed ka ba dalhin yung firearms mo na ito ay nasa sasakyan lamang kapag wala, kahit wala kang PTC, pero mayroong permit yung firearms mo? So, yun po. Ang usapan lang, no, yung pong bahay ay yung pong sasakyan ay hindi po yan extension ng bahay mo, na kahit kapag may firearms ka, pwede mo nang dalhin, ilagay sa sasakyan mo at mag-travel kahit wala kang permit to carry. So kung ang permit mo lamang ay firearms lamang na stated na nasa pambahay lang, ay sa madaling salita, kapag ikaw ay lumalayo dalam ang iyong sasakyan, ay hindi mo ito pwedeng dalhin. At kapag ikaw ay nahuli, dala-dala mo yung service firearms mo, short man yan, high caliber man yan, o kung ano man yung na may permit, ay magkakaroon tayo ng violation of firearms. So, papasok ito sa illegal possession of firearms outside residence. Kasi ang permit mo lamang ay for residence lamang. So, pasok. So, criminal liability or kaso aabutin nyo. So, in short, sa madaling salita, kapag wala kang permit to carry, ay huwag kang magdala ng firearms mo kahit merong kang sasakyan. So, tsamba-tsamba lang yan, kapatid. Kapag ikaw ay natsambahan, na dala-dala mo yung firearms mo na nasa sasakyan mo, at siyempre naitim riyan, ay yari ka, pasok ka sa illegal possession of firearms. So, in short, mag-ingat po tayo sa ating action or sa ating mga ginagawa. Kapag, kasi wala nang sorry yan, wala nang replay, automatic yan. Kung mapagbigyan ka, ay bayad ka. At kung ma-prosecute ka, kaso pa. So, I think, kung mapapasok yan sa probation, no, siguro aminin mo, papasok sa probation yan. Ayan lang po ang ating pag-uusapan ngayon. Ayan, isang katanungan, siguro nasagot ko na yung in-expect nyong tanong, no. Kung may mga other question pa kayo, no, siguro, i-comment nyo na lang sa box. Baka sakali, o maaaring pilitin nating masagot yung katanungan nyo. So, ganun po ang kadelikadisa yung pagsibilyan ka magdala ng barel. So, kailangan mo talaga kompleto yung mga permits natin. Kapag hindi, ay kaso abutin natin. So, sa muling nagsasabi, ini-invite kitang i-like yung ating video at mag-subscribe kung gusto mo yung ating channel. At ako nga pala si Police Yaku. At muling nagsasabi, hindi lahat po ng criminalistic ay nagpupulis. Yung isa po ay nasa YouTube. Thank you for watching. See you again my next video. Thank you for watching.